Sa video na to, tuturuan kita ng tatlong tips kung paano mo sisimulan gumawa ng online work portfolio o compilation ng mga trabahong nagawa mo na online kahit wala ka pang experience. Tanong ko din to dati, paano ka nga ba magsisimula kung wala ka pang maipapakitang online portfolio sa client mo? Pero bago natin to simulan, kung bago ka pa sa channel ko, magpapakilala muna ako. Ako nga pala isang web developer na may 5 taon ng experience sa freelancing online o home-based na mga trabaho. Gusto ko lang mag-share ng mga kaalaman ko para kung gusto niyo din magtrabaho online, meron na kayong guide. Ito na yung 3 tips kung paano sisimulan gumawa ng personal online portfolio mo. Number 1, magsimula sa kaya mo. Number 2, manghiram sa kaibigan. Number 3, mag-volunteer bilang intern. So explain ko yan ng maayos mamaya. Unang-una muna, saan ka ba pwedeng gumawa ng online portfolio? So libre lang gumawa niyan. Punta ka lang sa Behance, Online Jobs, o Upwork. Pwede ka na magsimula doon. Maghanap-hanap ka lang. Madaming libreng website na pwede mong paglagyan. Di ko na idedetalye dito pero meron akong sample sa description nitong video ng online portfolio design ko sa Behance, yung website na Behance. So libre lang mag-register doon at recommended ko din yun. Kung gusto mo maging mas professional yung portfolio mo, pwede kang gumawa ng sarili mong website at doon mo ilagay. So yan, punta na tayo doon sa mga tips at isa-isahin natin. Number 1, magsimula sa kaya mo. Gumawa ka ng sarili mong work portfolio gamit ang skills mo ngayon. Halimbawa, aspiring graphic artist o web designer ka. Mag-drawing ka muna, gumawa ka ng logo at mag-layout ka ng website. Self-study lang muna. Kung web developer ka, gumawa ka muna sa mga libreng web hosting. Doon ka maglaro at mag-practice. Kung writer ka naman, sumulat ka muna ng personal o business blog articles doon sa mga libreng platform, gaya ng Blogger. So habang wala ka pang mailagay sa portfolio mo kasi nga wala ka pang experience, ilagay mo muna doon yung mga personal mong gawa. Yung ibang client naman, di masyadong masailan yan. Ang kailangan lang, mapatunayan mo na magagawa mo ng maayos yung trabaho. Sample, nagpagawa sila ng logo sa'yo. Minsan kasi testingin ka muna nila bago ka sumabak. At yun, doon ka magpakitang gilas. Number 2, manghiram sa kaibigan. Kung meron kang kaibigan na nagtatrabaho online, kaklase, kamag-anak, kapitbahay, kalaro ng bata, pwede kang manghiram sa kanila muna ng mga designs at mga materials. Galing doon sa portfolio nila para mailagay mo sa portfolio mo. Magpaalam ka kung pwede mong mahiram muna yung gawa nila hanggat hindi ka pa nakakahanap ng client. Kung may kaibigan ka na kailangan ng tulong sa mga graphics, writing, o sa kung ano man tungkol sa IT, gawin mo kahit libre. Tulungan mo sila. Matututo ka na, mailalagay mo pa yung materials na yon sa portfolio mo. Number 3, mag-volunteer bilang intern. Mag-volunteer ka bilang intern sa isang IT company. Gawin mo ng libre, parang OJT. Yung ibang company din naman nagbibigay ng allowance pero ang kunin mo doon na mas mahalaga yung skills. Piliin mo lang yung company kung saan nandun yung skills na hinahanap mo. Halimbawa, gusto mo matuto ng graphic design. Pumunta ka dun sa graphic design company at mag-volunteer ka dun kung naghahanap sila ng intern. Malamang sa malamang, magiging katropa mo na yung mga tao dun na biyasang biyasana o halimaw na yung mga kakayahan dun sa field na napili mo. So dahil real world na trabaho na yon, tunay na client na din yung makakasalamuha mo. Parang gano'n na din yon. Kung ano yung mga nagawa mo dun sa company habang intern ka, yun na din yung ilalagay mo sa online portfolio mo. Malupit pa niyan, meron ka ng mga katropa na kaparehas mo ng skills. Pwede ka nang humiram ng mga gawa nila, pwede ka na ding magpahiram ng mga gawa mo. So yun, pwede na kayo magtulungan. So yan, kung nakatulong sa itong video, pwede mong i-like saka mag-subscribe ka na din para madami pa tayong maabot at matulungan na gusto din magtrabaho online. Okay, hanggang dito muna. Salamat sa panonood.